Visayas, no? Showing the interconnection between islands, no? As you can see in this map, the generation centers are in Leyte Samar, Cebu, Negros, and also partly located in Panay. But in terms of interconnection, nasa dulo po si Panay. So, pag nasa dulo po, ang ibig sabihin, lahat ng kailangan ni Panay should be sourced locally inside the island plus whatever available doon sa interconnection from Negros. Okay? So, as of January 29 or up as of December 29, ang registered capacity po ng Panay sa market, no, is around 673 megawatts. At ang average demand niya is 320 megawatts. But nagpipik po ito ng almost 430 megawatts. At during the time ng incident, ang load sa Panay is 400 megawatts. However, ang available capacity po doon sa mismong island is nabawasan kasi po naka-maintain si PEDC 3, which is 150 megawatts. At of course, yung mga ibang planta ron na mga wind farms are hindi naman po nakaka-produce ng maximum. And then the rest of the capacities there are diesel power plants po. Next slide, please. Okay. Ito po ang profile ng generation and load sa Panay at nandito rin po yung generation and load profile ng Negros. Yung time period po before magsimula yung first tripping ng planta hanggang doon sa makapag-restore yung system around 16:45 ng hapon. So again, dito po sa event number 1, nakatagpo number 1 dyan, at 12:05 ang generation po sa island is 356 megawatts. Ang demand niya is almost 403 megawatts. No? So yung kakulangan po sa island is nanggagaling po sa submarine cable, no, yung interconnection niya from Negros. So yun po yung, so that is about 47 megawatts. Again, gusto ko pong emphasize na because kulang po yung available capacity within the Panay Island during that period. Kulang po sa energy as well as kulang para sa reserves, no? Napakakailangan yung nabanggit po kanina, regulation, contingency, and dispatchable capacities. Around 12:06 po, no? 100, nag-trip po si PEDC-1 na may kargang 56 megawatts at that time, no? So natural po, nung mawala po siya, nawala yung contribution ni PEDC-1 at pinalitan naman ng importation coming from Negros. Mr. Chairman, just on this point, so that we're clarified on the terms being used. When you say nag-trip si PEDC-1 na nagpo-provide ng 83 megawatts supposedly, hindi po ba sa Panay sa grid? 56 po. Ha? 56. At that time, 56. Pero yung capacity ng PEDC-1 is 83. Yes, sir. When you say nag-trip, enough nung power plant, nag-activate yung breaker niya, o may problema, tulad ng binanggit kanina ng DOE, may problema sa boiler feeder ni PEDC-1? Ito po ay information na hindi po nare-receive ng market, no? Basically po, the reason sir, behind... Sir, by now, whenever a plant shuts down, unscheduled, whether you call it trip or unscheduled shutdown, they have to inform.
correct me if I'm wrong, yes, within sir. A certain period, I yes, think sir. 48 hours. They, so by now, you know. So, nag-trip ba dahil may instability sa grid o enough nila dahil may problema? Meron pong problema yung mismong planta. Okay, excuse me, Senator Chase. Pwedeng patapusin mo natin lahat ng presentation bago sa question and answer. Just to clarify, Mr. Chairman, because para trip is a technical term that yeah. actually is triggered by the system na yung breaker ma-activate, so mag-shutdown yung planta. In this case, the plant shut it down because they had a problem, so the unscheduled shutdown happened at 12:06. In the case po ng PEDC-1, nag-trip po siya because meron po yung internal problem yung makina nila. Implanta? Yeah, implanta po. Okay. At nabagayin mo ako. Can you finish your... Yes, sir. At, can you make it quick now? Yung nawala pong 56 megawatts na karga ni PEDC-1, sinalo ng Negros Cable. Kaya kung makikita niyo po sa presentation, from 46 naging 92 megawatts po ang import from Negros. Pero nung nawala po si PEDC, hindi lang megawatt ang nawala. Nawala din yung voltage support na kinukontribute ni PEDC-1. Kasi lahat po ng mga online plants doon sa Panay ay nagpo-contribute sila to stabilize yung voltage sa Panay. Nung nawala po siya, nawala rin yon. Okay, so punta po ako doon sa bandang before event number 4, no? Nakalagay po rito, 14-15, ang generation na po sa Panay is 301, no? Local generation. At ang demand ay tumas ng konti, no? From 402 naging 406 megawatts na yan. So may galaw po, no? Because of this variability sa load, minute by minute na babago po yan. At the same time, yung production po coming from the plants ay gumagalaw din. So nagsusunod rin na lang po yan. Okay, so yun po yung scenario. Then nung item 4 dito, at 14:19, no? Alas 2:19, nagkaroon po ng simultaneous trip. No? At yung mga plantang nag-trip yan eh, halos 300 megawatts po yon, no? Again, nag-trip po, ngayon po, hindi simultaneous trip. Yung po yung hinahanap natin dito kung ano yung dahilan kung bakit nag-trip yung simultaneous yon. Natural, nung nawala po yung 300 megawatts na local yan, babagsak din po yung mga load feeders ng mga distribution utilities. Okay? Kaya po, ang natira na lang pong load sa Panay is around 130 megawatts. No? Or, yes, oh, mga 130 megawatts na lang. At lahat po yan ay nanggagaling, ang supply niya ay nanggagaling sa Negros cable. No? But unfortunately, mga 307, yung natitirang cable po na nagsusupply ng power sa Panay ay bumagsak din, no? Nag-trip din. At totally, nag-blackout na yung Panay. Okay, so ganun po ang nangyari. Ngayon, balikan mo lang po yung simultaneous tripping. Ano pa po yung possible triggers to lead to a simultaneous tripping or even tripping ng isang planta, no? Ayun po yung na yung frequency na sinasabi kanina, dapat ang normal lang frequency. Ang frequency po ay bababa, babagsak kung kulang po yung supply kaysa doon sa kailangan ng load ng island. Number two po, voltage under voltage or voltage stability. Mangyayari po 'yon kung kulang na yung sinusuportahang voltage support na pinoprovide ng mga generators. At kagaya po ng nababanggit ko kanina, nagsimula po yon nung mawala yung PEDC-1. Ngayon, yung pangatlo po, yung unit fault, no? Yung unit problem sa generator or system fault. At yung mga ibang reports po, ang sinasabi nila ay ang issue is voltage, no? Voltage instability. Now, ano po ba yun ang mga posibleng paraan naman to correct
yung frequency, correct yung voltage, no? Yung frequency po, gaya ng nasabi ko, kailangan palaging merong capacity na sumusunod doon sa movement ng load. Kasi yun po yung concept ng system balance. Okay? Now, yung voltage naman po, kailangan mag-deploy ka ng capacitors sa island because the voltage problem is a localized problem, no? Kung pwede pang magbigay yung mga natitirang planta ng megavars o yung tinatawag kong voltage support para ma-normalize mo yung voltahe. Now, so, yun po, no? Now, ano po yung nangyari doon? Eh, apparently po, nag-cascading yung trip, no? Malamang frequency, malamang voltage, pero base sa report, voltage ang problem. At nagsimula po yung instability na yon because nag-trip yung isang planta, PETC, at tumataas po, kahit konti, tumataas yung load requirement ng island. Okay, so... Okay, engineer, mapapahaba pa. Siguro later on, pwede mo nang... Isa na lang po. Sinasabi mo, pwede naman siguro tatanungin ng mga kasamahan ko, Senator. Oh, sige po. Can you make it brief na? Yes. Para meron pa tayong ibang mga... Gusto mo bigyan ng presentation? Sige po. Tatapusin ko na po yung presentation ko doon. Yes. Clarification, Mr. Chair. Dito lang sa slide na to, yung isang item dito. Okay. Clarificatory question, engineer. Meron din dito sa slide nyo, note number 5, no SO, no system operator, no NGCP advice for MLD after the simultaneous stripping. Napansin ko lang po eh, tama ba ako or mali ba ako na importante yan? Kasi kapag may ganitong tripping or anumang disturbances, anumang problema, dapat may information. In this case, sa slide na to, mula sa SO, which is NGCP, dun sa ibang stakeholders para maka-action, ma-prevent po yung pag-collapse ng sistema. Tama po ba yun? Tama po yun na, Actually po, parehas din siya sa item number 3. So, yun po yung before the simultaneous tripping, no? So, again, yung load shedding o partial load dropping po, supposedly, may automatic mechanism. Ngayon, in the presence po ng walang automation, judgment call po yun, no? Pwedeng i-coordinate ni ESO sa mga utilities to shed some of their load, yung pong load management na sinasabi namin, para na sa ganun magkaroon ng free up do sa local supply na nakaabang lang po in case na gumagalaw uli yung ano, yung load, no? At yung pong ganun is a proactive action na yung next possible tripping eh masusustain po. Kasi kung titignan niyo po yung dito, no, assuming si Pan Conception lang po ang ano, ang nag-trip, no, nung item 4 na may daladalang 135 megawatts. Yung kable natin at that time, excuse me. Pwede siguro mamaya magtanong yung mga senador in order of the arrival. Mas maganda to be prepared for everybody, okay? Let's continue, move on. Sunod naman yung Transco. Salamat, Mr. Chair. Follow-up ko na lang po mamaya sa Q&A. Thank you, Senator Riza. Sunod naman yung Transco. Transco, go ahead. Make your presentation, please. Thank you, Mr. Chair. So may I request the Secretariat to flash our presentation? May I ask my colleagues, wala muna interruption questions. Patapusin muna natin silang lahat after that. In order of arrival, pwede kayo magtanong ng questions ninyo and hindi ko kayo pipigilan kahit na ilang questions. Thank you. Go ahead po, Transcom. Yeah. Our presentation will be taking off from the slides of IMOP. Next slide, please. And I would like to point out the provisions of the Philippine Grid Code as regards the functions of the National Grid Corporation of the Philippines as the transmission network provider and as the system operator. Next slide, please. Uh,
As a system operator, the responsibilities of the National Grid Corporation that are vital relative to the incident that occurred in Panay is one, marami po actually yung responsibilities nila as defined in the Philippine Grid Code, but relative to the incident, first is they should ensure load generation balance is being maintained at all time, ensure that grid voltage is maintained within normal limits, and implement necessary action during emergency conditions to maintain the integrity of the system and prevent system collapse. Further, as the transmission network provider, NGCP is tasked with providing all grid equipment and facilities and execute instructions of the system operator to ensure that power quality of the grid is maintained. Next slide, please. So taking off from the graphs that was presented by IMO on event number 2, which is the tripping of PEDC Unit 1 at 12:06. Next slide, please. The tripping of PEDC Unit 1, we would like to point out that the system operator did not issue any what we call significant incident notice regarding this tripping. And it can be noted that according to the Philippine Grid Code, tripping of large generating unit, whether or not it resulted in automatic load dropping or manual load dropping, is considered as a significant incident. And prior to this incident, PEDC Unit 1 has an estimated load of 56 megawatts. And the Grid Code as well has defined that for the Visayas region, a large power plant, 5 megawatt and above, is considered as large generating plant. Now on event number 3, which is between 12:06 p.m. to 2:19 p.m., there were reports regarding voltage fluctuations. And the SO reported that it initiated voltage corrections by instructing power plants to increase their production of voltage support. However, it seems that increasing the generator's voltage support would not suffice to stabilize the system as under voltage persisted that we believe triggered the outage of multiple power plants at 2:19 p.m. And in between 12:06 p.m. and 2:19 p.m., the SO should try other ways of improving the voltage other than increasing generator's voltage support output. And again, according to the Grid Code, the SO is responsible for ensuring that the grid voltage is maintained within the normal limits. And further, the provision of the Grid Code also stated that in alert or emergency states, the manual load dropping can be allowed to avoid imminent voltage collapse. Now, relative to event number 5, wherein nandiyan na po yung multiple tripping of power plants at 2:19 p.m. hanggang 3:07. Mga binabanggit mo, binanggit na ata ng mga ibang agencies. So we can move on faster. Ano may mga relevant information that you can share to us na hindi pa nababanggit para we can proceed with our question and answer? Doon lang po sa provision ng Grid Code that the block start simulation drill last March 23, according to the tabletop exercises, dapat within 2 hours, ma-restore na po ang grid. But apparently, as it happened, it did not. Now, on the last slide na lang po. Next slide, please.
We would like to point out na nabanggit na rin po in the previous statements that it is not worthy that the backbone projects that could increase the power capacity of the grid to provide reliability and grid stability in Panay, you know, are being delayed. And our own load flow simulations which show na kung natapos po sana itong ano na ito, itong mga projects na ito, the Panay blackout could have been avoided. And particularly po, yung last project, which is the Barotac Viejo Unidos 230 kV transmission line project. Mr. Lenas? Yes, sir. Mr. Lenas, okay, I hate to do this, ask questions para na sinabihan ko yung mga boring kung mo magtanong. Para mapabilis ka, ano yung problema dito sa nakita mo? Bakit nagka problema dito sa NGCP? Yun na lang pinakalas. Ang isa po ay direct to the point, please. Nagkaroon po ang problema, instability in the system wherein the system operator has the main responsibility of maintaining the system to prevent a voltage collapse, and the transmission projects must be completed to Thank you, Mr. Linus. Now let's move on. Let's give the PAM Conception Power Corporation the opportunity to make the presentation. PCP, see? Are you present? Okay. Yeah. Go ahead. Good afternoon. Presented by Mr. Albino Quintanar. Mr. Quintanar, Vice President of Operations Group ng PCP. Yes. Good afternoon, Mr. Chair, and or to the members of the Senate, Honorable G, and to everyone. Can we have the presentation, please? Huwag yung pabangin sila, kita mo yung baka sa mga kuipa, nagsisialisan eh. Apo. Kasi ang haba ng presentation niya, baka abutin tayo dito ang alas 10 ng gabi. Bibilisan po natin para maintindihan natin. Okay, go ahead. Next slide, please. Ito lang po yung mga timestamps, no? But I would rather proceed to the next slide wherein we will show what really transpired dun sa yan. Yeah, this slide. Dito po, ang sinasabi po dito, nung 12:06 na nag-trip po yung PDC-1, mapapansin nyo bumaba na po yung voltahe, no? So, bumaba po yung voltahe, especially sa side ng partner ko dito, sa PDC, from 137 to 133 megawatts. Kilovolts. So, mapapansin nyo, hindi na po siya nagko-correct, no? Pero yung pagkakataon na yan, nagbigay po kami ng megabar sa system to correct the system voltage. Makikita po dyan yung line na yan, yung kulay red, no, sa baba, yung kulay blue and green is a response of our plant to correct the system voltage. Yeah. Tapos po, dumating rin po yung pagkakataon at 12:20, nag-request po ang NGCP or SO sa amin na mag-increase ng megabar. Ang ibig sabihin po nun is to correct the voltage. So, ibig sabihin, bumababa po yung voltahe, gusto nilang korekin, no? At 12:20. Tapos, yung bago po mag 13:50, nag-request po rin uli ang SO sa amin na mag-tap change ng transformer namin. Ang ibig sabihin po ng tap change is to further improve the voltage in the system, no? But you would notice, yun pong aming sa 2:19, yung margin po namin sa stability po ng generator namin, inabot na. So, nag-trip po yung unit namin. Kaya loss of excitation, nag-trip kami by loss of excitation, circuit breaker opening, trip na rin po ang generator. What am I saying here? Yung pong pagtulong namin sa system, nag-cause po ng tripping sa amin, yung pagtulong namin. Ganun lang po ka-short ito. Tapos yung kung gusto nyo, mamaya ikwento ko yung restoration time. Kung may tanong bakit matagal, yes. Pwede ko naman po sagutin later yun. Pwede, pag meron ka. Salamat po. Salamat po sa inyo. Thank you.